So ayun, bigyan ko na rin pala kayo ng any tips or idea para sa inyong mga motor in case of tumirik, pumalya, dahil alam naman natin na tag-ulan na at masyadong common na yung issue na palyado at medyo hard starting sa mga motor. So bigyan ko lang kayong idea, mga idol, kung ano bang gagawin nyo once na pumalya ang inyong motor or huminto, tumirik habang nakabiyahe kayo. Lalo na kung may tools kayo, mga idol, kahit kayo mismo madadiagnose nyo or magagawa nyo ang sarili nyong motor sa basic troubleshoot. So start lang muna natin sa spark plug. Ayan. So check nyo lang yung spark plug nyo, mga idol, unang-una. Syempre sa kuryente muna tayo bago tayo pumunta sa gas. Tingnan natin kung may kuryente ba ang motor, kung may lumalabas ba ito sa ignition coil natin. So tatanggalin nyo po yung sikwa ko, mga idol, then i-kick nyo or start nyo. Tingnan nyo po kung may lumalabas na kuryente dun sa ignition coil. So kung may lumalabas na kuryente dun sa ignition coil, mga idol, lipat naman tayo sa carburetor. Ayan. So para sa mga carburetor type lang ito muna, mga idol, no? So check natin ang ating carburetor. So mas maganda is i-drain na, patayin natin ang tangke at i-drain na po natin kaagad ang pondo sa carburetor. At kung kaya nyo rin buksan, kung may time pa kayo na buksan, tingnan nyo po yung bibig ng carburetor kung medyo may basa. Ayan, tapos yung basahan po para sipsipin nya yung basa-basa. So kahit hindi na tayo mag-open ng carburetor is okay lang. Ayan. So pangatlo naman is yung compression. So i-try nyo po siyang i-kick. Dapat medyo matigas po yan. Pag malambot ang kick, alam na. Okay, so engine issue na po tayo. So hindi mo na talaga mapapaandar yan kung malambot ang kick. Maliban na lang kung sliding ang motor mo. Kung sliding ang motor mo, possible na dudulas ang kick or malambot ang kick. Pero kung hindi naman sliding ang motor mo, alam na. So nawalan ng compression, pwedeng tumukod or nag-overheat. So tatlo lang naman ang uri ng hindi pwedeng mawala sa motor, mga idol, na dapat nyong i-check or i-troubleshoot kapag ka hindi umaandar ang motor. So kapag hindi umaandar ang motor, una-una is dapat check nyo ang kuryente, after that gas, after that compression. Yeah. So yan, tatlong yan, mga idol, is napaka-importante. So pag nawala ang isa dyan is hindi na po aandar ang motor. So kuryente, gas, compression. Ayan. So tandaan nyo po yan, mga idol. I-check nyo lang po yan kung ano po yung nawawala sa tatlong yan kapag tumirik ang inyong motor. So yun lang po, mga idol. Maraming salamat sa panonood.